So yan na yung pinunla ko na talong, mga idea. So ang ganda ng tubo. So pwede na siya itanim. Ayan. So nasa 400 pieces po yan, mga idea. Idea, welcome back again sa ating YouTube channel at bagong araw at bagong vlog na naman tayo, mga kaidea. Ang gagawin ko ngayon, mga kaidea, ay gawa ko ako ng ano, seedling, ano, seedling cup na ganito. Wala kasi akong pambili ng seedling tree, mga kaidea, ay gumawa talaga ako ng paraan para ano, gawa tayo ng DIY na wala na po ako dito, mga kaidea, na ano, na sili. So ayan, tumubo na yung sili. Ilang araw na lang ito, mga kaidea, pwede na siya itanim. So ganito yung gagawin mo ngayon, mga kaidea, kasi marami pa akong ipupunla na talong at saka kalabasa. Kailangan ko kumuha ng marami na ganito. So yun lang mga kaidea. Natin gagawin, gawa tayo ng ganito, mga kaidea, ay gawa tayo ng dahon ng niyog. Ang alawa ay gawa yan. Papakita ko sa inyo kung paano gumawa, mga kaidea. Ang dahon ng niyog ay roll natin dito sa kawayan, tapos gagamit tayo ng ano, ting-ting. Ganyan lang, mga kaidea. Seedling cup na tayo. So paggagawa tayo ng ganito, mga kaidea, na makakatipid tayo, kasi kung bibili tayo ng seedling tray, so yung isang piraso ng seedling tray ay ang mahalagang 80 pesos din. So ngayon wala pa tayong pambili kasi hindi pa ako nakapag-harvest ng tinanim ko na gulay dito sa bahay namin. Tsaga muna tayo sa DIY. Kaya ng ganito ay puputulan nyo pala yung puno at saka yung dulo, pero huwag yung tira yung ano, kasi parang ganito lang yung mga kaidea. Hindi naman din kayo gumawa ng ano, ng dahon ng saging kasi manipis, manipis yung ano, lanta.
maganda yan ang lupa dito sa city cup natin na ginawa. Pala natin dito mga kaidea ay ano yung labasa. So may ipapakita po ako sa inyo na ano yung pinunla ko na talong. So ayan na yung pinunla ko na talong mga kaidea. So, ang ganda ng tubo. Pwede na siya itanim. Ayan. So nasa 400 pieces po yan mga kaidea. So, diyan lang natin pinunla sa DIY cup lang na nagawa sa dahon ng niyo. Ayan. Ayan, lumabas na yung ugat niya sa ilalim. So, pag tanim niyo yun mga kaidea, mabilis talaga siya mabuhay. Ayan. So, pag tanim nito mga kaidea, isali na itong dahon ng niyo. So, yung punla natin na talong, siguradong hindi talaga siya mamamatay kasi dito pa lang sa punlaan niya ay marami na siyang ugat. Ayan, marami na siyang ugat sa kasi may kasamang lupa eh. So yun lang yung may set ko sa inyo ngayon mga kidea. Please like, comment, subscribe sa aking YouTube channel mga kaidea. Kung nagustuhan nyo yung ginawa kong video, hit na din yung notification bell para updated po kayo sa susunod kong upload mga kaidea. So yun lang mga kaidea, maraming salamat sa inyong panonood. Kita-kita tayo sa susunod na video.